Ikaw ba ay isang taong mahilig sa sugal? Madalas nagkakasino o kung ano mang uri ng sugal ay iyong pinupuntahan. Pwes, kinakailangan nyo ng pampaswerte. At ituturo ko sa inyo ang ritual na maaari nyong gawin upang kayo ay swertihin sa anumang klase ng sugal. Kung kaya't panoorin ang videong ito, stay tuned at huwag mong kalimutang i-subscribe. Na ang bisa ng laurel ay talagang makapangyarihan. Kung kayo ay mahilig at napakahilig sa anumang klase ng sugal, tiyak ang bisa ng laurel ay mapapasayo kung gagawin mo ang ritual na to. Simple lang gawin ang ritual na to. Kinakailangan mo lang gawin ito na may positibong pag-iisip at malinis na puso upang maisakatuparan mo ang lahat ng iyong kahilingan. Wala kang ibang gagawin kundi kumuha ng dahon ng laurel. Kung nais mong maging maswerte sa sugal, isulat mo ang iyong kahilingan sa dahon ng laurel. Ngunit tandaan na huwag kang maglalagay ng sana, sapagkat ibig sabihin kapag may sana, hindi pa kayo sigurado. Sa puso nyo na na ang kahilingan nyo ay matutupad at maisasakatuparan. Kung kaya't anumang kahilingan na isusulat nyo sa dahon ng laurel, huwag na huwag nyong lalagyan ng sana. Ilagay nyo ang kahilingan, halimbawa, mananalo ako sa kasino. Mananalo ako sa tatayaan kong sugal. Ibig sabihin, kiniklaim nyo na. Kung kaya't iklaim nyo ang kapangyarihan na mapapasa inyo kapag ginawa nyo ang ritual na to. Kapag tapos nyong isulat ang lahat ng iyong kahilingan sa dahon ng laurel, wala kayong ibang gagawin kundi kumuha ng isang kandila. Bakit kinakailangan ng kandila? Sapagkat upang magkaroon ng bisa ang iyong mga kahilingan na isinulat mo sa dahon ng laurel, kinakailangan mong sunugin ang dahon ng laurel. Kung meron kayong tatlong kahilingan, tatlong dahon ng laurel ang iyong susulatan at tatlong dahon ng laurel ang iyong susunugin. Ngunit, huwag niyo siyang sabay-sabay na sunugin. Isa-isa mong sunugin ang dahon ng laurel habang binibigkas mo ang iyong kahilingan. Unang dahon ng laurel na iyong susunugin, ikaw ay manalangin ng taimtim. Mananalo ako, mananalo ako, mananalo ako sa kasino. Tinitiyak ko sa inyo, kapag mataimtim mong pinalangin, kasabay ng pagsunog sa dahon ng laurel at kinlay mo sa iyong puso't isipan na ikaw ay mananalo, tinitiyak ko sa inyo, mananalo ka. Kung kaya't, kung nagawa mo yan sa unang dahon ng laurel, ganun din ang gawin mo sa pangalawang dahon ng laurel na iyong susunugin. Siswertihin ako sa sugal na aking tatayaan. Siswertihin ako, siswertihin ako. Bukal sa pusong manalangin at isambitin ang iyong mga kahilingan upang ang lahat ng iyong nasa puso ay maganap at maging makapangyarihan. Sinisigurado ko sa inyo na kung gagawin ito ng mga taong positif, may malinis na puso, tiyak ang kanilang kahilingan ay matutupad. Ngayon, kapag nasunog mo na ang dahon ng laurel, ano naman ang iyong gagawin sa mga abo? Ang mga abo ay ipunin mo at pumunta ka sa iyong pintuan at isaboy ang mga abo sa hangin. Habang isinasaboy mo sa hangin ang mga dahon ng laurel, tiyakin na sinasambit mo ang iyong mga panalangin na naisulat sa dahon ng laurel. At kapag ginawa nyo to, makalipas lamang ang ilang mga araw, kung nagsimula na kayong magsugal, tinitiyak ko ang iyong pagkapanalo. Kung kaya't gawin lamang ang mga ritual na to. At
Ang puso mo dapat ay malinis at manatili ka laging positibo sa buhay mo, sapagkat lahat yan ay mangyayari sa iyo. Marami na ako mga kakilala na gumawa ng ritual na to at lahat sila ay hindi nabigo. Lahat ng mga tinayaan nilang sugal ay sila ay nananalo. Hindi sila umuuwing luwaan sapagkat kanya naman talaga ang pisa ng dahon ng laurel. Kung kaya't ang daming tao ang naniniwala at gumagawa ng ritual na to sapagkat ang pisa ng dahon ng laurel ay walang kapantay. Maraming magpapatunay at maraming nagsasabi, maging ako ay nagpapatunay na ang dahon ng laurel ay sobrang swerte kapag ginawa mo ang tama ang ritual na to. Meron akong isang kaibigan na hirap sa buhay. Ngunit nung sinubukan niyang tumaya sa isang sugalan at ginawa niya muna ang ritual na to, kinabukasan, umuwi siyang tuwang-tuwa sapagkat siya ay nanalo. Maraming mga tao ang nagsusunog ng dahon ng laurel tuwing Tuesday at Friday. Gawin niyo to tuwing gabi, yung walang nakakakita sa inyo. Mas mainam na mag-isa lang kayong gumagawa ng ritual na to upang walang mga negative vibes na nasa paligid niyo na maaaring kumontra habang kinagawa niyo ang ritual na to. Sapagkat hindi natin alam ang mga intensyon nila, kung kaya't gawin mo to ng mag-isa at walang nakakaalam. Pakatandaan lamang na kung gagawin ang ritual na to, kinakailangan nyo tong gawin tuwing Tuesday at Friday. At gawin nyo to ng gabi at mag-isa lamang kayo. Mas mainam nga kung gagawin nyo to ng kabilugan ng buwan. Kapag ginawa nyo to ng kabilugan ng buwan, mas dodoble ang kapangyarihan ng dahon ng laurel. Bakit ko sinasabi sa inyo na makapangyarihan ang dahon ng laurel? Sapagkat ikaw ang susubok ay makakapagpatunay na ang dahon ng laurel ay epektibo. Hindi lang ikaw ang naka-experience, kundi maraming tao ang nakinabang sa dahon ng laurel at ang pakinabang sa kanila ay ang pagkakaroon ng masaganang buhay at buhay na tinatamasa nila. Hindi sila nabigo sapagkat naniwala lamang sila. Kung kaya't kung ikaw ay positibo at naniniwala na maaaring mabago ang iyong buhay, maaari mong gawin ang ritual na to. Hindi mo kinakailangan makinig sa mga negatibong taong nasa paligid mo sapagkat wala silang maibibigay sa iyo kundi problema at stress lamang. Kinailangan mong maging positibo upang nang sa ganon, positibong bagay din ang mangyari sa inyo. Maraming taong positibo ang gumawa nito at kinlaim nila ang kapangyarihan ng dahon ng laurel, kung kaya't ngayon ang buhay nila ay masagana at masaya. Kaya kung nais mo rin mabago ang iyong buhay at maging isa ka sa kanila, walang masama kung susubukan mo ang bagay na to. Kinakailangan mo lang gawin ito ng tama, gawin ito ng mahusay at nasa puso at positibong isipan ang iyong kapangyarihan ay papasok sa dahon ng laurel, magsasanib ito at ikaw ay magiging masagana at masayang buhay ang tatamasahin mo. Kung kaya't bago ka tumaya ng loto, ang una mo munang gawin, kung ikaw ay pupunta sa sugalan, sa kasino o kung saan pa man, kapag Tuesday ng gabi or Friday ng gabi o kabilugan ng buwan, bago ka mo lang pumunta sa sugalan, magsunog ka muna ng dahon ng laurel. Isulat mo ang iyong kahilingan. Isa puso at idasal sa dahon ng laurel ang iyong mga kahilingan. Tinitiya ko sa iyong kinabukasan, kapag pumunta ka na sa sugalan, hindi ka uuwing luhaan. Uuwi kang may daladalang swerte at may uuwing swerte sa iyong pamilya. Kung kaya't huwag mo nang kalimutan na gawin ang ritual na to. At ang sinasabi ko palagi, kung gagawin mo rin lang ang ritual, positibo ka at samahan mo ng pagkilos. Sapagkat nasa sa iyong palad pa rin ang iyong kapalaran. Samahan natin ang panalangin upang lalo tayong magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. At huwag na huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bukod sa pagsasubscribe, i-share mo rin at i-like ang video ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may i-upload akong bagong video.
Huwag mo kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe. Maraming salamat mga ka-money magnet!